Thank you.
karanasan sa ating banal na misa. Isama po natin sa ating panalangin ang pasasalamat ni Daniel de la Vega para sa kanyang kaarawan. Gayun din ang pasasalamat ng Rigacho Family, Panlaki Family, Dorado Family, Wilma Domingo, Lydia Cascasan and Family, Giletio Panko, Rigodon Family at Cervantes Family. Natatanging kailingan para sa agarang pagaling nila Emelita and Amelito Sevilla, Rodrigo Ramirez, Ronald Salamat, Mildred Rekla, Jasmine Sebeldia Lim, Catalina Alba, Mardi Agtarap, Raquel Ricablanca, Leia Rose, Eduardo Salido, Ramon and Elis Lim, Raquel Crame, Emmanuel Bueno, Jose Ferro, Emmeline Tamayo, Romeo Rigacho Jr., Betty Ong, Feli and Cindy Chua, Diana Andia, Rochi Harder, Marlene Armelo Gabriel, Teddy Neil Baguio, Renato De Vera, Benjamin Sanchez, Carolina and Modesto Belbaeno, Bernardo and Carlota Bernardino, Carolina Patulot, Emelia Flaviano, Lamberto Gutierrez, Joel Cabigting, Vito Agan, Gian and Arlene Villanueva, Solomon Parana Sr., Eligio, Estelita, Ruth, Charles T., Mila, Benigno, Nathaniel, Paulo, Aljon, Gerald James, Raon, Raon Family, Balieser Family, Erlim Daliwag, Alejandro Herrera, at Emma Alising. Natatang kailingan nila Ronald Salamat, Giletio Panko, Lydia Cascasan, Cecil Rigodon, at Maria Therese Dison. Panalangin para sa mga kaluluwa nila Reynaldo, Alicia, Conrada, Ismael, Rodolfo, Angelina Pineda, Jovencio, Martina, Dustin Kurt, Natividad, Edelberto, Monsignor Norberto Habos, Monsignor Pepe Ramirez, Father Angelino De Feo Jr., Father Odon De Castro, Father Eric Santos, Tona Anlona Mercado, Silvia Nazario, Feliciano Nazario, Rose Harder, Ronaldo Sr., Luistro Sr., Mariano Sr., Brida, Mariano Jr., Azucena, Corazon, Emilio, Natividad, Leticia, Roel, Bert, Nancy, Virginia, Luis, Alfredo Lim, Monsignor Jamie Garcia PC, Bishop Cirilo Almario Jr., Jeronimo Peralta, Gary, Norma, Michael Rabino, Rinaldo and Rogelio Ricafrente, Rosalie, Ernesto Banting, Hinara Rodriguez, Jeronimo de los Santos, Raimundo and Paulina, Joel, Erwin, Ambrosio and Maria, Robert, Milagros, Rodolfo, Lydia, Arnold, Vicente, Esmelita, Felicidad, Judith, Beatriz, Jose, at Ofelia, at ang mga kaluluwa ng dating naglilingkod sa ating simbahan. Tumayo ang lahat para sa orasyon. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglilalang ng Espiritu Santo. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan,
ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon namin Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamalitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Hesukristong anak mo. Pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus, papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmuli sa kadakilaan sa langit. Sa pamamagitan ni Hesukristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman, magpas sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwa ngayon ay ang atin pong kura paroko, Reverend Father Douglas Libadong. Pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan. Ang kanyang kapurihay manatili magpakailanman. Ng Panginoon siya'y ating pasalamatan sa pagsasama at pagtitipon ng kanyang mga anak. Pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan. Ang kanyang kapurihay manatili magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipag-aysa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong na papatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo maitaguyod ang sanlibutan sa matiwasay na pag-iral ayon sa layunin mo para sa aming kapakanan, sa pagsamba sa iyo ng may panatag sa kalooban, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, alam ninyo kung ano ang itinubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Ang itinubos sa inyo'y di mga bagay na nasisira o nauubos, paris ng ginto o pilak, kundi ang buhay ni Kristong inihain sa krus. Siya ang korderong walang batik at kapintasan. Itinilagas na siya ng Diyos sa gawaing ito bago pa nilikha ang daigdig. At alang-alang sa inyo,
ipinahayag siya bago sumapit ang katapusan ng mga panahon. Dahil sa kanya, nanalig kayo sa Diyos na sa kanya'y muling bumuhay at nagparangal. Ano pat ang inyong pananampalataya at pag-asa ay nasa Diyos. Ngayong malinis na kayo dahil sa inyong pagsunod sa katotohanan, ano pat naghahari na sa inyo ang tapat na pag-iibigan bilang magkakapatid. Naway maging maalam at taos sa puso ang inyong pagmamahalan, sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng tao, kundi sa bisa ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos ayon sa kasulatan. Ang lahat ng tao ay gaya ng damo, gaya ng bulaklak nito ang lahat niyang kariktan. Ang damo ay natutuyo at nalalanta ang bulaklak. Ngunit ang salita ng Panginoon ay mamamalagi kailanman. At ito ang mabuting balitang ipinangaral sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang atin pong itutugon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Tayo pong lahat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Siyon. Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Tugon, purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo. Bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay nag-uutos, agad itong natutupad. Dumarating sa daigdig na hindi nagluluwat. Tugon, purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin. Ang tuntun at mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Tugon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Tumayo ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nasa daan ang mga alagad patungong Jerusalem. Nauuna sa kanila si Jesus. Nangangamba ang mga alagad at natatakot naman ang mga taong sumusunod sa kanya. Ibinukod ni Jesus ang 12 at sinabi ang mangyayari sa kanya. Wika niya, ngayon paahon tayo sa Jerusalem. Ang anak ng tao'y ipagkakanulo sa mga punong saserdote at sa mga iskriba. Kanilang hahatulan siya ng kamatayan at ibibigay sa mga hintil. Siya'y tutuyain nila, luluran, hahagupitin at papatayin. Ngunit muli siyang mabubuhay pagkaraan ng 3 araw. Lumapit kay Jesus sina Santiago at Juan
na mga anak ni Zebedeo at ang sabi, Guro, maihilingin po sana kami sa inyo. Ano yon? Tanong ni Jesus. Sumagot siya, Sana'y makaupo kami katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi, sabi ni Jesus sa kanila. Mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Pabibinyag ba kayo sa binyag na daranasin ko? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, Ang hirap na babatahin ko'y babatahin nga ninyo, at kayo'y bibinyagan sa binyag na daranasin ko. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghandaan. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, Alam ninyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga hintil ay siyang pinapanginoon at ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sinuman sa inyo ang ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sinumang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules sa 8th linggo sa karaniwang panahon. Sino po ang mga bumoto nung nakalipas na taon? Taas ang kamay. Yung mga bumoto. Yan. Kamusta naman? Ha? Wala na. Kasi pagkaboto, o kaya naman, pagkatanggap ng pera, wala na tayong pakialam kadalasan. O kaya ngayon, ano nangyayari sa mga inihalal natin? Nag-aaway-away na. Nagpapalitan na ng mga partido, no? Naglalaglagan na kasi maghahanda na para sa mga susunod na halalan. Next year, mag-election na tayo next year. Kaya lang kasi kadalasan, parang wala na tayong pakialam din. Pagkatapos natin pumili, wala na tayong pakialam na. Pero ano nangyayari sa atin? Ano nangyayari sa buhay natin? Ano nangyayari sa lipunan natin matapos na itong mga nagnanais, no, na maging alagad o maging pinuno na sinasabi? Kaya ngayon, maganda, maunawaan sana natin, no, yung kahalagahan ng pakikinig sa itinuturo ni Jesus sa kanyang mga alagad. Kasi yung mga alagad, no, ito yung mga magiging pinuno din. Ito yung mga mamumuno sa simbahan. Pero sabi, but kung ganyan pa rin, ganyan ang mentalidad ninyo, pag-iisip ninyo, katulad ng mga naglilingkod sa bayan, eh wala tayong patutunguhan. Kung mismo mga leader sa simbahan, eh mag-aaway-aaway dahil lamang sa posisyon, wala talagang mangyayari maganda. Kasi hindi ko alam, no? Meron tayong addiction sa posisyon. Kapag nailagay ka na sa posisyon, parang ayaw mo nang bitawan. Addiction yun eh. Hanggang sa yung dati, halimbawa lang, no? Talagang malinaw sa iyo na paglilingkod ang gusto mong gawin. Pero unti-unti, no, na pag nararanasan mo na yung mga perks, no, yung mga privilege, wow, ganito pala itrato ang leader.
ganito pala, no? Pag may dumarating dito mga opisyalis, talagang nagbibihis tayo ng todo-todo. Meron pang pabanda, meron pang pa-welcome. At kapag nararanasan nyo ng tao, no, ay, hindi ko na ito susuko. Hindi ko ito ibibitawan. Nangyayari din yan sa loob ng simbahan. Kapag may mga, no, mga organizations, minsan dyan nga nagkakasira-sira eh. Kapag ayaw bitawan o ayaw umalis, sa loob ng ilang taon, tayo-tayo na lang ang nagsisilbi ng mga leader, medyo kailangan na natin suriin at tingnan, wala ba talagang iba o ayaw natin bigyan ng chance yung iba? Kaya nagkakaaway-away tayo. At ito yung pinapaalala muli ni Jesus sa atin. Ang tunay na pinuno, marunong maglingkod. At kung gusto mong maging leader, kaya mo ba talagang maglingkod? Ikaw yung maglilingkod. Tayo ang maglilingkod. Hindi tayo ang paglilingkuran. Malinaw ba talaga? At nauunawaan ba talaga natin ito? Ulitin ko po, no? Sa ating mga taga-simbahan, kahit yung mga nanonood po sa online, no? Kailangan natin bantayan ang atin po mga sarili kung tayo ba ay adik na sa posisyon kahit sa simbahan lang. Wala naman tayong sweldo. Di ba, no? Wala naman sweldo, pero bakit ayaw nating bitawan ang posisyon? At ang malala, bakit tayo nag-aaway-away sa posisyon lang? Sabi niyo ulit, no? Ulitin ko po ang sinabi ni Jesus, hindi dapat ganyan ang umiiral sa atin. Malinaw yon. Hindi dapat ganyan ang umiiral sa atin. Hindi ganyan. Hindi karapat-dapat ang pag-uugaling ganyan sa mga lalong-lalo na sa naglilingkod sa simbahan. Amen? Magsitayo na ang lahat. Ipinahayag ni Kristong ating Panginoon ang kanyang mapagligtas na kamatayan at muling pagkabuhay. Sa pamamagitan niya, ang mapagpakasakit na lingkod, ilahad natin sa Amang Mahabagin ang ating mga panalangin. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng simbahan, naway maging tunay na mga lingkod na kumikilos ng mayroong malasakit na tulad ng ipinakita ni Kristo sa kanyang mga tagasunod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng mga gobyerno, naway gamitin nila ang kanilang katungkulan para sa kabutihan ng kanilang pinamamahalaan at iwasan ng away at kawalang tiwala. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ating lahat nawang mapagtanto na ang tagumpay sa mata ng Diyos ay hindi nasusukat sa mga panuntunan ng mundo, kundi sa paggalang na ibinibigay natin sa ating kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway kanilang maunawaan na nagiging isang dakilang biyaya ang paghihirap nila kapag iniugnay sa paghihirap ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao, naway makatagpo ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito.
Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Alain namin, alain namin aming buhay, aming buhay, bawat galaw, galaw at lumbay, bawat pangarap sa palad mo, ilalagay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipinagkakaloob mo ang mga dapat ialay upang aming sambahin ang iyong ngalan. Hawaan mo kami at pagbigyan upang ang iyong kaloob para kami makapaghain ay mapakinabangan bilang pagpapala mo sa amin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, inasalamatan kaniya, inaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniya ang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Manamin sumasalangit ka, sambahin ng ngalan mo, sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Paggalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Inyo. At sumaiyo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang Kordero ng Diyos.
Ito ang nag-aalis ang kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay iyong kaawaan upang ang aming pinagsaluhan ay magdulot ng aming pakikilahok sa iyong buhay na hindi matatapos. Inilulog namin ito sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po. Magandang gabi po, Father. Mayung at ipahaya kanyang pagkalinga, Ama, sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Sa panahon tigang ang lupa, sa panahon ang anisagana, sa panahon ang dimaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan, mayon at ipaya kanyang pagkaling at abang sa buhay bagi.